kung ang culprit ay yung mataas sa protein intake, dapat yun din ang babawasan din natin. Okay? Bawasan natin yung mga beef, mga nuts, legumes, yung mga grains, okay, at iba pang mga pagkain na pwedeng mag-produce ng mataas sa uric acid level. At mayroong mga supplements, di ba? Katulad nga itong ating Gautrin, no? Itong Gautrin from Organica, from Canada, di ba? Meron itong 5 organic herbs, okay? May cherry powder, merong vitamin C, ascorbic acid, meron po itong thyme, meron itong paragin, meron itong celery. Okay, 5 organic po ito. So, napaka-healthy kasi organic eh. Okay? Ano ba ginagawa ng cherry powder? Pinipigilan niya, pinapalakas niya o pinapabilis niya yung pag-excrete ng uric acid sa ating pong kidney para hindi siya mag-ipon. Okay? Ano ginagawa naman itong celery? May mga antioxidant ito, may mga phytochemicals. Okay? Pinipigilan ito yung pag-convert into the uric acid nga po. Okay? Meron itong vitamin C, ascorbic acid. Bukod sa it also helps in the collagen formation. Remember, pag may arthritis ka, yung mga kasukasuan natin, it has something to do with the ligaments, the tendons, with the cartilage. Okay? Malaki na itutulong ng vitamin C dyan for the collagen formation. Okay? Para mawasan yung pamamaga, yung inflammation sa loob. Paragin, okay, with thyme, okay, ito pinipigilan ito yung para tong xanthine oxidase inhibitor. Pinipigilan ito yung pag-convert into uric acid crystals para hindi tumaas yung ating uric acid sa katawan natin. So, pinagsama-sama yung 5 component na yan, okay, para bumaba yung uric acid level, mabawasan yung inflammation, mabawasan po yung pain na nararamdaman ng pasyente. That is what is nice about Gautrin.